true subscribers' horror stories. Na ang babaeng nakita ko kanina si Red ay hindi naglalakad, bagkus ay lumulutang pala sa ere. Real paranormal encounters. Na totoo yung usap-usapan sa aming barangay na may kakaiba kaming lahi. Opo, may lahi kaming aswang. And other scary stories from HTV Positive listeners. Kaya nang hinabol na ako ng mga miyembro ng kulto, ay tumakbo na ako ng mabilis at wala ng lingon-lingon. Yung tamang bilis para hindi nila ako maabutan. Pagkukwentuhan natin sa subscribers Hilakbot Stories, Monday and Friday, 9 PM sa Hilakbot TV YouTube channel at sa HTV Facebook page. Replays on Hilakbot Podcast every Saturday at 9 PM. Ikwento mo na bago maikwento ng iba. Dito sa subscribers Hilakbot Stories. Kumusta po ang lahat? Ito na naman po ang subscriber Hilakbot Stories. At ito po ay napapakinggan dito po sa ating Facebook at sabayan naman po sa ating Hilakbot TV Pinoy Horror Stories Facebook page. Monday and Friday 9 PM magkakasama-sama po tayo para pagbigyan po ang mga kwento, masyado bang seryoso, para pagbigyan ng mga real paranormal and scary stories ni na Presi, Gwen at ni Jenny. At ito ang subscribers Hilakbot Stories. So, hindi ko alam po paano ako mag-i-start pero maraming salamat po sa mga nag-PM sa Facebook page po natin in particular, lalong-lalo na doon sa mga medyo nalungkot doon sa aking balita no nakaraan. Pati si paring VC podcast, si paring Vong. Sabi niya, good problem yan, pre. Sabi niya sa akin, oo nga, good problem. Kaya medyo hanggang ngayon po, wag na muna nating pag-usapan yung tungkol po dyan. Basta sabi ko nga po sa inyo, pag meron kayong nadinig na iba na pong iba munang nakaupo dito, alam niyo na kung nasaan na ako. Yun po yun. Nasa ano na po. Ginagawa ko na po ang aking makakaya para po gampanan yung isa sa mga, sabi ko nga, pagiging ABM student. Okay, so yun po yun. Anyway, ito po ang kwento naman mula po kay Presi. Ano, kamakailan po. Si Presi po ay isa ring member po natin. Ito po'y random na sinelect ha. Baka mamaya may magtampo na naman. Random po ito at sabi niya dito, hello sa inyo Sir Red at sa lahat ng admins. Ngayon lang po ulit ako makakapag-send ng story dahil naging busy po masyado sa trabaho. Palagi po akong nakakapakinig ng kwento ng iba dito sa SHS tungkol nga po sa bangungot o sleep paralysis na kung tawagin. Noong una po Sir Red, nag-aaninlangan po ako na ikwento yung sa akin kasi po para akong nagka-phobia. Pero dahil gusto ko din pong i-share, heto na. Wala din po nakapagpigil sa kanya. Isang gabi po yun si Red. May exclamation eh. Isang gabi po yun si Red. Kung tanda niyo po yung una kong kwento at yung pangalawa po, heto na po yung sumunod na nangyari. Gabi po nun. At nasa kama na po kami ni Kambal. Ito na, normal na po ito ha. Baka sabihin nyo OA na naman. Normal naman po lahat, Sir Red. Nagpapaantok na po ako hanggang sa bigla na po akong may nakita na itim na damit. Para po siyang suot ni Kamatayan. Ganun na ganun po yung nakita ko. Papalapit po siya sa gilid ng kama ko kung saan nandun po ako. Nataranta po ako noon at gusto ko pong sumigaw at bumangon pero hindi po ako makasigaw dahil kahit alam ko po na nakabuka na ang aking bibig, ay para pong walang boses na lumalabas. Ando na rin po yung parang gusto kong manlaban pero hindi po ako makagalaw na animoy iginapos ako sa aking hinihigaan. Kung tutusin nga po si Red, nandyan lang po sa tabi ang kapatid ko. Ang sarap po ng tulog niya at ang sarap din po niyang batukan. Okay, gusto ko po kasi siyang kalabitin noon pero wala po talaga akong magawa. Kahit sigaw ng pangalan niya, hindi ko po magawa. Parang wala nga po nakaririnig sa akin kahit alam ko po na ubod lakas na ang aking ibinibigay para lang may makarinig sa akin. Hanggang sa may narinig po ako na boses na pinapakalma ako. Ewan ko po Sir kung ako, Sir Red, kung ako lang po ba ang nakakaranas noon na kapag binabangungot ay may naririnig akong boses. Ang sabi po niya na malinaw kong nadinig
Presi, magdasal ka at kumalma. Big Brother. And then, yun, pero yun po yung sabi niya, magdasal ka, kumalma ka, Presi. Tapos pag nagdasal ako, Sir Red, nawawala po yun. Nung gabi na po na yun, Sir Red, akala ko po tapos na pero nagkamali po ako. Dahil nung babalik po ako sa pagkatulog, naulit po at nasa paanan ko naman siya. Takot na takot po talaga ako noon pero nagpray na lamang po ako. At ganun din po muli ang naging resulta. Nawala po ulit siya. Yun nga lang, hindi na po ako nakatulog. May pakiramdam po kasi ako na para bang pilit kang paaantukin tapos pag nakatulog ka, eh saka siya babalik na naman. Kaya minabuti ko na lamang po na imulat ang aking mga mata at mag-isip ng kung ano-ano para mapagod lang talaga ako at hindi ko maisip ang pagkatulog. Kinabukasan po'y sinabi po o sinabi ko sa kambal ko ang nangyari pero sa halip na damayan ako sa nangyari ay tawa lamang po siya ng tawa at animo'y hindi naniniwala sa nangyari sa akin. Ang sabi pa po niya ay baka epekto lamang daw ito ng kakapanood ko ng mga horror movies. Pero ang sabi ko, pero nag-joke po ako at ang sabi ko, kung sino ka man na nagparamdam sa akin kagabi, baka pwedeng magparamdam ka din sa ate ko. At pagkatapos ay binatukan lamang niya ako. Hindi na po ako nakakatulog ng maayos kaya lagi ko din pong sinasabi sa kambal ko na natatakot ako. Hanggang sa isang umaga si Red, ang sabi ng kambal ko na ang sabi ng kambal ko po ay binangungot din po siya. Dalawang kulay itim daw po ang nakita niya doon sa kisame ng kwarto namin tapos biglang may sumunod na isa pa at nagsama-sama daw sila para bang usok na itim. Ganun daw po yung nakita niya mga imahe. Hindi na rin daw po siya makagalaw noong mga time na iyon at wala din daw pong boses na lumalabas sa kanyang bibig. Kaya simula po doon si Red, dahil sa karanasan niyang iyon, naniwala siya sa akin. Pero tulad nung una, may batok pong kasama. Pero ako po talaga noon, Sir Red, madalas ding naaalala ko pa nga na halos araw-araw kahit maiglip o maidlip lamang po ako ay binabangungot na po ako kaagad. Yung feeling ko na parang lumulubog po ako sa sofa na hinihigaan ko. Tapos ito pa po yun, Sir Red, may isa pang umaga na bumangon ng ate ko at umiiyak. At ang sabi ko po ay kung ano pong nangyari sa kanya at ang sabi niya sa akin na panaginipan daw niya ako. Tumatakbo daw ako papalapit sa kanya. Sabi ko pa nga daw doon sa panaginip niya, Ate, tulungan mo ko. Tapos pumunta daw ako sa likod niya dahil takot na daw ako na parabang may humahabol sa akin. Bigla na lamang daw may isang babaeng nakaitim na nakakatakot ang muka. Kaya nagdasal po siya ng Nagdasal po ako ng Hail Mary. Hail yung talagang yung hilom. H-E-A-L. Sure kayo ito ba yun? Tapos yung Mary, ewan ko dito kay Presi, baka sinasadya niya o ano to. Talip na Hail Mary, kasi yung Mary din po niya yung sa kasal. M-A-R-R-Y. Hail Mary. Ewan ko siya. Bad trip. Umay eh. Parang nagdasal ka. Nagdasal ka, sabi niya. Hail Mary. Okay. Move on. So, Hail Mary naman. Sorry, Hail Mary. Pero, sinabayan po ako nung nilalang na yon sa pagdarasal. So, yung nilalang na yon, humabay din sa'yo ha. Hail Mary din, ha, sabi niya. Hilumin si Mer, hilumin yung kasal, parang gano'n. So ayun na nga, so alam mo yung makikita mo yung mukha niya na sobrang takot na takot si Red. Tapos sinabi ko din po sa papa at mama ko yung naranasan ko. Alam ko po kahit hindi nagsasalita si papa, alam ko na nakaka-relate siya sa sinasabi ko. Minsan din po si Red, nung isang umaga, sinabi naman po sa akin ni papa na nanaginip ako at meron daw babaeng matanda. Namatay daw siya sa banyo namin pero tinulungan daw ni Presi yung matandang babae. At
ang nangyari pagkatapos niyang tulungan ng matandang babae ay namatay daw po ang ating sender, si Presi, sa panaginip, sa panaginip ito ng kanyang papa. So parang nagpalit. Ganun po yung naging senaryo. So nakita daw ni papa niya mula sa panaginip na itong si Presi ay namatay sa pamamagitan ng pagkalubog o pagkalunod sa bathtub na punong-puno ng tubig. Dali-dali akong pumasok sa kwarto, dali-dali daw pumasok sa kwarto si papa niya nung magising daw siya para tignan kung humihinga daw ako. Pero nung makita daw nila ako na humihinga pa at humihilik pa, hindi na nila ako ginising. Pero alam ko po si Red na nag-aalala din po siya. Minsan din po si Red nung binangungot ako, ang daming minsan nito si Presi. Okay, so ang dami mong bango. Parang sabi niya, ang dami kong tawa ito, ang daming bangungot nito si Presi. Pero kidding aside, ito po yung isa pang part. Sabi niya, minsan din po si Red nung binangungot po ako ulit. Nakita ko po muli yung itim na iyon. Tapos may nakita po akong puti na siyang kasama na nagsasabi sa akin na magdasal lang daw po ako. Kaya iniisip ko na baka yun yung guardian angel ko. Sa ngayon po si Red, ay salamat naman. Hindi na po siya binabangungot, guys. At ayaw ko na din po talaga. Marami pa po akong karanasan, Sir Red, sa mga susunod ko pa ikikwento. At pasensya na po kung medyo magulo o kaya ipaulit-ulit yung akin. O walang problema po doon. So ito na, sige. Dahil nagbigay po siya ng kanyang kwento, patiktik na daw po ang kambal po niya si Precious Operio na nagsabing siya daw po ang magkwento nito, pero inabot pa po ng Pasko at magpapasko na naman po ulit. Hindi pa niya nagagawa. Kaya ako po ang gumawa na. At saka ganoon rin si Papa Dario, si Mama Prima, patiktik din si Princess at si Deo, at sa kaibigan kong si Ate Ashel na lagi po nakikinig ng Hilakbot 24/7 habang naglilinis, lalong-lalo na sa aking amor na si Simon Bolivar. Te amo mucho. Thank you. Ayy! Sana all. Mula po sa Barcelona. Hoy, thank you po sa inyo dyan. Ito ang subscribers. Hilakbot Stories. So katulad po ni Presi na nagpadala po ng kanyang kwento sa pamamagitan ng Facebook, pwedeng-pwede rin po kayo na gawin yung katulad po nito. Kung sabi ko nga po sa inyo, kung medyo meron kayong alam ng mga kwento na mga katatakutan pero ayaw, hindi makagawa yung mismo nagkwento o mas mainam yung personal ninyong karanasan, welcome na welcome po yan dito sa SHS segment. So ipadala lamang po yan. Nasa description section po, magbasa na lang po tayo ng kung saan ninyo ipapadalang email tsaka Facebook page para malinaw po. Sabi nga ni Miss Lara, ikwento muna bago maikwento ng iba. Di ba? At masarap nga niyan, sabi ko nga sa inyo, mas makakakompose ka ng mga kwento. Oo, yung kahit yung parang tag dito, yung first hand talaga na automatic na wala ng revise na parang katulad nun. Kung nakikinig ka ng Hilakbot 24/7 sa background mo habang nagkakape ni Lola Trinidad, promise, swak na swak yan. Lalo na kung liba nasa podcast, may mga nasa podcast, mga podcast listeners po natin na nag-inquire din daw po doon sa HTV merch kung ano daw yung the best na flavor ng kape ni Lola Trinidad. Kung ikaw ang gusto mo, sabi mo sa inyo, ang nire-recommend ko dyan, yung butterscotch, yung macadamia, at meron pa nga soon, double chocolate ata yun. Ayaw ko lang ha, pero try. Gusto mo rin yung barako para maipaglaban ka. Para talagang yung pagsusulat mo ng kwento bago mo isubmit sa amin, talagang pulidong-pulido eh. Di ba? Oo, punta ka lang po sa Shopee natin, HTV merch, pakihanap lamang po. At dun lang kayo ha, makikita nyo naman po yung logo eh. Makikita nyo rin po yung logo natin dito sa YouTube, dun sa Facebook, pareho sa Twitter at saka sa Shopee merch. I mean sa HTV merch natin. Kasi pag itatype mo daw yung HTV merch, meron pala ding lumalabas na iba. Ang lumalabas daw po para mga accessories para sa mga alagang aso. Oo, hindi po yun yun. Hindi po yun yun. May kita nyo na lamang po sa mga featured product na merong HTV face mask, merong HTV shirt. Lalong-lalo na yung shirt. May mga statement shirts din po dyan. Pansinin nyo rin po yan. Lalong-lalo na sa mid-year sale, malapit na naman ang 7-7. Kung ako sa'yo, i-add to cart mo na yan para pag halimbawa nag-mid-year sale na, automatic i-check out mo na yan. Diba? Tapos salamat Shopee, sabi mo gano'n. Maraming salamat. Pa-follow na rin po at bigyan mo kami ng ratings doon, honest review, para at least malaman din natin kung nasatisfy ka ba or meron pa kaming room for improvement. Ika nga doon. Okay? So maraming salamat on behalf of the team ng HTV merch at lalong-lalo na dito po sa atin sa HTV.
nasa podcast, mga podcast listeners, pwede rin kayo magpadala ng inyong kwento. Tutulad nga po sa mayon, same drill, hanapin nyo lang po sa description section ang ating mga contact para kayo po ay makapagpadala ng inyong kwento dyan. Susunod naman pong kwento natin ay mula naman po sa ating messenger sa Facebook page. Okay? So ito naman po ay mula kay Gwen. Ito ang subscribers Hilakbot Story. Wag na. Ay, ano to? Adik. Umay. Hindi, sabi niya, wag na, maikli lang yon. Ano to? Tapos si Gwen sent today, na-copya na naman to ng admin. Ewan ko. Sabi niya, nagtatype daw siya noo. Ay, ito na yun. Ito na yung start. Tama ba? Okay. So, sabi niya dito, sent today at 10:38 PM. Nakalagay. Kinopya lahat. O, ito sabi niya po, ito yung start ng kwento niya. So, ito na yun sigurado. Nagtatype po ako noon, tapos bigla pong may tumawag ng name ko. Ang sabi po niya, Bebe Gwen. Ang sabi ko naman po, Ma'am, bakit po? Paglingon ko sa likod ko ay wala naman po yung supervisor ko doon. Kung kahit lumabas po ako, at pagkatapos ay hinanap ko si Ma'am. Nang mahanap ko po siya, sabi ko, Ma'am, bakit niyo po ako tinatawag? At ang sabi po niya, Ha? Hindi ah. Galing kaya ako sa office ni Ma'am Mayet? Kasi daw po, talahiban daw po dati yung kanilang opisina. Okay, so hindi niya na sinabi, hindi niya dinitalye. So talahiban, siguro baka tapunan ng mga salvage victim, mga ganon-ganon siguro. Alam niyo naman yung mga lagi na mga kwento pagdating sa mga ganyan. Diba? Katulad yan, nasabi ko nga sa inyo, pwedeng-pwede nyo pong i-share, lalong-lalong na kung ganito yung mga tema. Kung hindi subdivision, dating cementerio daw yung mall na to, yung eskwelahan na to, diba? Kung gusto nyo, panoorin nyo po yung horror roll segment ng Hilakbot Haunted History. So makikita nyo po doon, okay? So yun lang po, maliit lang, maikli lang talaga yung kwento niya. So maraming salamat, Gwen, ah. Oh, sabi niya, oh, galing ako sa office ni Ma'am Mayet. Tapos biglang, ang pagtatapos niya, kasi talahiban daw po yun dati. Tapos LTO encounters daw to, hashtag LTO encounters. Gawin mo si Red, sabi niya, na LTO encounters. Okay. Okay, so may LTO encounters. Ano pang susunod? Ewan ko ba dito kay Gwen? Gwen, sabi ko sa'yo, huwag mo kasing gawing ano, mentos yung mga naphthalene ball. Umay eh. Oh, sige na. Ito na tayo. Susunod na po dito sa ating listahan. Ang susunod sa ating kwento. Ano listahan? Horror roll. Horror roll every Wednesday 9 PM. Hilakbot Haunted History. So abangan nyo po this weekend. Ito po bukas. Meron daw po at ang bagong premiere. So magde-debunk lang tayo. Something about the mystery of San Juan Island. Oo. Kung paano at kumusta na ba siya. New research po siya. So panoorin nyo po sana. Sorry po kung last week wala daw kasi wala din si Dark, wala si Dark Vincent, walang editor. So, ganun talaga. Okay, so ito na po susunod mula naman po dito sa ating email, ang sindakstories2008@gmail.com. Mula naman po ito kay, ano ba yung name niya kanina? Sorry, nakalimutan ko. Ah, si Jenny. Okay, si Jenny naman po. Uy, all girls ang mga sender. O kaya mga kalalakihan, tayo nyo yung bandera natin, di ba? Dapat may representative. Anyway, ito na po yung kwento mula naman po sa kanya. At ito po yung nangyari nang minsan daw po siyang mag-OJT sa head office ng isang kilalang bangko na matatagpuan sa Makati. So, transient po ako sa isa sa mga boarding house malapit sa Buendia during college ito. At present, wala na po yung boarding house na yon, Sir Red. Kundi ang mga nakatayo na po doon ay mga condominium. Tandang-tanda ko po yun. Labor Day. Isang araw na walang pasok kaya nag-decide po ako na instead na umuwi po sa amin ay nag-stay na lang ako sa boarding house mag-isa. Kasi po yung tatlo pong boardmates ko pumasok po dahil nasasayangan sila sa double pay. So first time ko po mag-stay sa boarding house alone and normally kasi 4 AM to 5 AM ay naliligo na ako para mag-ready sa pagpasok. So mahina kasi yung tubig kaya paagahan na lang maligo. Then pagligo, kain sa katabing karinderya bago mag-jeep papasok sa opisina.
Imagine ha, Labor Day, summer, sobrang init. Meron lang akong mini electric fan sa gawing paanan ko. Tapos double deck din kasi po yung aming hinihigaan. I was reading nang bigla pong nag-ring yung landline sa baba. Medyo matarik po yung hagdan at may kandiliman kung kaya't... Ah okay, so medyo madilim daw yung hagdan kung kaya't hindi mo mapapansin kung saan talaga yung kinalalagyan ng telepono dahil wala din pong ilaw. Ilaw doon sa mismong hagdan nung time na yon. So nagtatalo yung isip ko kung sasagutin ko ba yung tawag o hindi. Akala ko po si Red ay mawawala na po yung tunog ng pagri-ring nitong telepono. Tsaka sa mga palad po ay hindi po tumigil ang pagri-ring. Dahilan upang mapilitan po ako na bumaba at sagutin yung telepono. Pagbaba ko po, "Hello? Is it me you're looking for?" Oh my... Trap bigwasan tong narrator na to. Walang kwenta tong segment na to eh. Ewan ko lang nakikinig dito eh. Ha? Diba? Dapat kinakancel na yung segment na yan. Walang kwenta yan. Ba't mo pinakikinggan to? Huwag na kayo mag-send dyan. Dito na kayo mag-send sa channel na ano. Tapos yung backstories na kayo magpadala. Huwag na dito. Diyos, di biro lang. So yun na nga, hello, sabi niya ganun. Tapos daw, ang sumagot daw sa kabilang linya ay parang hinihingal. Parang yung ungol, yung narinig ko, ito na naman sa ungol. So pagkasabi niyang hello, hingal yung narinig niya, parang oh my. Yun daw yung narinig niya. So hindi naman niya tinitalye kung ano nga yung narinig niya. Basta yun daw, ungol, parang hinihingal. So parang kambing. Wisit kang narrator ka. Ito na. Must report this video. Okay, so sabay daw yun dahil sa sobrang takot niya at na-weirduhan daw po siya, naibagsak niya ngayon yung telepono. Sabay may malakas akong narinig na kalabog sa kwartong pinanggalingan ko. Kaya hindi po malamang kadahilanan si Red, nagtaasan po talaga yung balahibo ko maski po yung sambumbunan ko. Sa isip ko, napakalakas ng sigaw ko pero in reality, walang boses pong lumalabas sa bibig ko. So nagmadali na po akong pumanik dahil pakiramdam ko ay mas safe ako kung nasa kwarto ako. Laking pagkakamali ko po noon si Red dahil pagkaakyat ko sa bed ko, nagbukas sara yung pinto ng kwarto. Wala naman pong hangin dahil summer po yun eh. Tapos tumalikod na lamang ako, nagtalukbong pa ng kumot. Kaso pagtalikod ko po, feeling ko po any moment may kakalabit sa akin dahil feeling ko ay meron pong nakatayo na sa likod ko. Naiyak na po ako ng labis-labis dahil sa takot. Hindi ko na po alam kung paano ako nakaraos buong maghapon na nakatalukbong. As in walang kain-kain po si Red. Basta ang alam ko lang po ay nakahinga lang ako ng maluwag nang dumating na yung isa sa mga boardmate ko. Kinagabihan po noon ay kwento ko sa kanila yung naranasan ko at ang sabi nila, sila din daw pala ay may kakaibang nararanasan sa bahay na yon. Sabi nga din ng isang boardmate ko, meron nga daw bata na may dalang bola na minsang nagpakita sa kanya. Nasa isip ko noon, baka yung bola yung narinig kong kumalabog sa kwarto nung mangyari yon. Ito ang Subscribers Hilakbot Story. Maraming salamat po dito po sa ating sender na si short-term memory. Jenny, maraming salamat po sa iyong kwento at sa pagpapadala sa ating sindakstories2008@gmail.com. Yun na po ang ating last episode. So baka sa susunod po na Lunes o sa susunod na Friday, magpapakinggan nyo na po si Miss Honey. Pero hindi, pero lang. Wala pa po siyang final say pero pipilitin na lang daw po niya kasi ayaw daw niyang mabash. Baka daw, huwag nyo yung ipabash. Parang awa na sa lahat po ng mga, ngayon pa lang sinasabi ko na sa inyo, sana napapakinggan nyo ito. Sabi ko nga po, huwag kayong magtataka kung bigla pong wala muna ako sa SHS. Okay? So may iba po tayong pauupuin pero most likely si Miss Honey po yun. Malay natin kung may pumayag din po sa mga kapatid nating narrator
So yun, dito lang naman po sa SHS since meron naman po tayong mga bangko ng mga regular stories na pwede nyo mapakinggan sa mga susunod pa. So, ngayong linggo, sana po yung nag-e-enjoy kayo doon sa ating series, ang ikalawang kwento mula po sa case series ni Ray Zantua, si Sir Ray Zantua ng Bicol. So sana po yung na-enjoy ninyo kasi po ito'y konektado sa Mary-Kate Olivar, sa The Case of Mary-Kate Olivar. Tapos, ito naman po ngayong linggo, sana po yung nag-e-enjoy. Pang ilang episode na ba ngayong linggo? Ewan ko lang kung kailan siya na kasi nag-premiere. So, ito naman pong linggo, The Case of Andrea Miller. So yon. And then, abangan po ninyo dahil susunod na po, pagkatapos po ng Andrea Miller, basta matapos lang po namin talaga, ay pwedeng yung Gabi ng Lagim Season 2 or yung The Case of Belinda Santo Domingo, which is the third story sa case series ni Sir Ray Zantua. So marami pa po yan. Hindi pa lang namin magawa ng oras. Magawa ng paraan para mahanapan ng oras. Mai-record sila isa-isa. So abangan nyo na lamang po yan dito dahil meron din po tayong inaabangan. Sabi ko sa inyo, 19-part na series po natin na gawa po ni Sir Angel Portia. Abangan yan. Okay? Ganoon din sa Sindak Short Stories, may mga one-shot pa rin po tayo dyan. Sabi ko sa inyo, huwag kayong maye-engkanto kung may para kayong familiar na kwentong narinig at baka yun nga po yung sinasabi ko sa inyo na galing po dito sa SHS na kinumpleto natin doon at pinagsama-sama natin bilang isang compilation, three-story compilation, ika nga. At ganoon na rin po, ang patuloy din po natin pagpapasalamat sa Hilakbot Haunted History sa pagsubaybay ninyo doon and happy 1K subs para po sa Red Diaries Tagalog Love Stories. So nararamdaman po namin na hinahanap nyo rin pala yung love stories, yung mga kwento natin doon. So nagpamiss muna. Meron na po tayo na i-record. Abangan nyo na lamang po kung kailan ang release po nyan. Basta mag-update na lang po ang ating mga admin. Kaya dapat nakalike ka sa ating page, nakafollow ka sa ating page, ang Hilakbot TV Pinoy Horror Stories. Like nyo na rin ang Facebook page po ng Kape ni Lola Trinidad para malaman din po ninyo yung iba pang mga special or discount vouchers kung meron mang available para malaman din po ninyo kung meron bang i-release din na special promo. At alam ko, out na rin po sa ating HTV merch. Nakalimutan ko kanina na i-segue. Meron na pong mga 2-in-1 mix. So, dalawang flavors in one pakete. Avail nyo na rin po yan kasi limited stock lamang po. And then, ganoon din sa mga mahilig sa shirt. Tingnan nyo lamang din po doon yung mga statement shirts natin, yung solid HTV shirt. So, sana po ay nagugustuhan ninyo yung print. So maraming salamat din po sa Fun Prints na partner din po natin doon. Okay? So anyway, mamaya po patiktikan portion na kung ngayon ka pa lamang po dumating. Sabi ko sa inyo, tapos na po yung tatlong kwento natin na featured dito sa SHS. So ang susunod na portion na po pagkatapos ng ating short break ay patiktikan na. So uulitin po natin, kung may patiktik po kayo, lagay nyo na lamang po dyan sa ating comment section, maging sa Facebook, yung mga present po lagi po dyan, para na sa ganun syempre ay babasa. Babasa ko na lang po ng diretsahan dyan at para hindi na po i-forward sa atin ng ating mga admin. Okay po ba yun? Sige, maraming salamat po sa mga sumusunod sa ating instruction at sa mga nag-enjoy sa ating story ngayon. Kung may nagpapakape sa live chat, maraming salamat. At kung replay mo muna papakinggan ito sa Hilakbot 24/7, kung sino-sino ang present po dyan ngayon na nakikinig, saan man pong sulok ng mundo, saan sulok man po ng Metro Manila, Luzon, Visayas, Mindanao, kung saan man po, maraming salamat dahil kami po ang inyong background. Parang pamakaalam. Maraming salamat po sa inyo, lalong-lalo na siyempre sa mga patuloy din na nagpapamember. Mamaya, i-welcome natin sila. Break muna tayo, dyan ka lang. Ito ang subscribers. Hilakbot Stories. Hilakbot Creepy Facts. Huwag mong tititigan ang iyong sarili sa salamin sa kalaliman ng gabi, lalo sa tuwing sasapit ang 3 a.m. to 5 a.m. Ang paliwanag ng mga paranormal experts, hindi mo refleksyon ang nakikita mo sa salamin na iyon. Hilakbot Creepy Facts. Ang bilangan ng kababalaghan. Horror Roll. Every Wednesday at 9 p.m. dito sa Hilakbot Haunted History. Maaari.
maaari niyong mapakinggan ang ilan sa mga piling kwento mula sa Hilakbot TV at Sindak Short Stories YouTube channels sa ating podcast. I-search lang ang Pinoy Horror Radio-HTV Sindak. Mapapakinggan rin sa Spreaker, Spotify, Deezer at iba pang podcast platforms. Kinig na sa Non-Stop Tagalog Horror Stories Compilation, mga solid HTV positive. Mga solid HTV positive at kasindak, ako po si Red, payong kaibigan lang ngayong new normal upang mas maprotektahan ang inyong sarili. Palaging maghugas ng kamay, magbaon ng sanitizer o kaya'y alcohol, isuot ng tama ang face mask, lalong-lalo ang face shield. Palakasin ang resistensya at huwag maging pasaway. Paalala, mula dito sa Hilakbot TV, Sindak Short Stories at Hilakbot Haunted History. Mga solid HTV positive at mga certified kasindak, inaanyayahan din po namin kayo na i-follow ang ating podcast na Pinoy Horror Radio ng HTV Sindak. Ang ating podcast na ito ay mapapakinggan din po sa Spreaker, Spotify, Deezer, Google Podcast, Podcast Addict, Podchaser at iba pang podcast platform. Magkarinigan po tayo sa Pinoy Horror Radio The Podcast. Ang ikalawang bahagi po natin ay dedicated na para sa lahat ng ating mga silent listeners, sa mga regular po nating tigapakinig, mga channel members, at sa lahat na rin po ng mga nais magpatiktik dito po sa ating channel. Sabi ko sa mga newbie po, baka maengkanto ka na naman. Diyos ko, magpatawas ka na nga. Nakailang episode na tayo, hindi ka pa rin ba sanay? umay na ako. Diba? Kaka-explain. So yun, sabi ko kung first time ka lang dito, ito po ay subscriber si Hilakbot Stories, pakibasa na lang po ang description section. Okay? At pakinggan mo pong maigi yung ating intro and extra dahil binabanggit po ni Miss Lara kung para saan at anong patungkol dito sa segment na ito. Dito sa walang silbing segment na to. Okay? So patik-tik na po tayo dito si Ashesa May Lane. Sabi niya, ang dami kong hagalpak dito si Red sa SHS. Please lang, sabi niya, tama na. tinatahi ko pa naman yung wedding. Tinatahi pa daw niya yung panty niya. Tingnan mo yung yung comment section sa episode 103. Nandun yon. Tinatahi daw niya yung panty niya. Sabi niya, nakanda tusok-tusok na ang daliri ko dahil sa katatawa na buhaha. Sabi niya dito. Well, patingin nga yung panty, yung kanda tusok-tusok sa daliri. Patingin yung panty, parang gago. Parang tanga eh. O ito, sabi niya dito si Renabel Tumulak. Seryoso po akong nakikinig sa Red tapos gaganyan-ganyan ka. sorry naman. Aileen Fumar, maraming salamat. Si Mr. Salamanca. Boss Red, kailan po magkakaroon ng snack ng butterscotch coffee? Out of stock na po sa Shopee. Ah, okay. So, paki-check lang po kasi, nag-a-update naman po doon lagi-lagi yung ating mga kasama sa HTV merch. So, maraming salamat sa mga nag-PPM. Maraming salamat po sa mga nagtatanong. So, check nyo na lamang po yun, yung kung available na yung stock na yan. Maylin Sikat, patik-tik din daw po natin dito si Jel Evangelio. Sino pa ba? Si Fatima De Vera na OFW. Si Danvin Bautista. Good day po sa inyo, Sir Red. Sabi niya, solid listener po, patik-tik ako from Caloocan City. Maraming salamat. Si Mario Yotrajano, patik-tik din daw po natin si Leia Loca. Maraming salamat po sa inyo dyan. At sa lahat pa ng iba pang mga nandito, tulad na lamang sa Facebook, ang Team Facebook po natin, patik-tik. Mga anak ko na nakikinig kasama ko ngayon, si Riley, si Mami Rov, si Rian, si Jacob, si Tin, Mertz, Lala, Eugene, Joe, Jay, Eric, si Papa June at Mama Emily. Mula po sa Greenwoods, Kainta. Greenwoods? Malapit po ba diyan sa... Malapit po ba ito sa ano? Sa Inares? Di ba merong Inares covered court diyan? Pwede ako nagkakamali ha? Kasi pagkakatanda ko, minsan po naglaro na kami diyan ng mga ka-opisina ko ng basketball diyan eh. Sa Inares ka covered court sa may Greenwoods. Hindi ko lang alam po ito yon, pero parang Greenwoods din natin pinuntahan namin na yon. Anyway, maraming salamat po sa ating team Facebook. Katulad na lamang ni Romnick John Roque. Thank you po sa inyo dyan. Maraming salamat. Walang sawa po na sumusuporta sa inyo. Yun eh. Salamat po.
Ito rin si Andy, patik-tik po ang Lucindo at Hardy family from Belgium, Europe, sabi niya. Thank you po sa lahat ng admin at sa inyo, Sir Red. I love you all, sabi niya. Thank you, I love you too. I love you back. Sino pa ba? Si Jerry, Alexi, sino pa ba? Cindy, salamat po sa patik-tik. Sabi niya, Jeric, Zion, John, Belandre, si Bing, RJ, RJ Bon Jr. ba ito? Sino pa ba? Patik-tik din daw po natin si Rainier, Rainier Amparo La Cuesta, si Arcel J, si Enrico Nicole, sino pa ba? Si Bing, kanina pa to si Bing, si Bing 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 Bing. Sino pa ba? Si wala na ata. Rayo Paulo Uri, si Razel, maraming maraming salamat. At sa lahat po ng mga nandyan sa team, maraming salamat po sa lagi pong pakikinig ng ating segment na yan sa Facebook po natin. At pangako po namin soon baka magkaroon na po ng Facebook files ulit, batch 2 o batch 3. Iniisip lang muna namin kung paano namin magagawa yun. Ayaw na po namin mag-upload sa TikTok kasi minumute po eh. Ewan ko lang kung ano ba nangyayari kung bakit nagkagano na yung TikTok. Minumute po yung ano, yung sound namin. Eh, wala namang ano. Wala namang kami ginamit na ibang mga tugtog doon, kundi yung mga, ewan ko, malabo silang kausap sa TikTok, na totoo lang. Sabi ni Admin RJ. Kaya wag na lang po doon. Pero nagtatanong dito, sabi niya. Speaking ng TikTok, sabi niya, bakit hindi niyo po in-upload yung TikTok nyo ni Miss Pamela? Meron ba? Hindi na, mas report na po yon, so natanggal na po. Walang kwenta yon, parang tanga yon. Diyos ko, yun ang kauna-unahan at kahuli-huli ang pagkakataon magkaganun kami. Anyway, okay, so patik-tik na po tayo sa mga sumusunod pa dito kasi ang dami pong mga nagpapadala dito ng mga patik-tik, lalong-lalo na sa ating, ito, mga nag-PPM din sa ating Facebook page. So maraming salamat po sa inyo, katulad na lamang ni Charmaine, sino po ba to? Sina Mon, tama ba pangalan niya? Si Dale, at sa ito din, si Ses. So maraming maraming salamat. Sila po ay nakikinig ng SHS at ng Hilakbot 24/7 sa isang convenience store sa Tanto, Valenzuela. Totoo? Buti hindi nagsasawa yung, buti hindi kayo nauumay dyan sa ano. Ha? Yun daw pinakikinggan nila, salip daw yung kanilang ano, 7-Eleven radio. Di ba meron silang independent radio doon? 7-Eleven radio, yung ganun eh. Okay, so ito na mga patingting naman po natin para sa ating mga channel members. Sabi ko nga po sa inyo, ito po ay listahan na June 16. Nire-record ko na po na medyo may kaagahan habang may oras pa po tayo para may maibang ko naman po tayo. So June 16 po itong listahan. Kung hindi kita mababanggit bilang member, alam nyo na wala pa kayo ng June 16. Okay, so yung mga nandito lang, yun lang po yung hawak natin. Si Inagaki, Jenny, hello, hello, hello po sa inyo dyan. Hazel Pastrana, Miss Myrtelgo, si Mr. Si Myrtelgo, meron po siyang na-receive ko na po yung iyong kwento sa Sindak Stories 2008@gmail.com. Na-receive ko na siya, so iaayos na lang po kung kailan yun. Ano, mag-update na lang po sila Admin Clay sa inyo. Si Merns R, hello po sa inyo. Reynaldo Abuso, si Ana Luna, Mitz Artagame, si April May, Micah, JNP Taylor. Ito rin, nag-send din po siya ng kwento niya. Abangan nyo na lamang po. Kitty Perry, si Nash 15, Austin Taguba ng Team Aswang, Evelyn Gonzalez, si Chuchay, si Koya Jerome, Kevin Cabalod, Maria Luisa. Ito, wag na natin siyang tawagin na full name na yon. Si Ma'am Malu ng Team Aswang. So 1 month na po siya. Happy month, sari po sa atin. Maraming salamat po doon sa iyong pinamigay na snack, pang-snack ng ating mga editor. So natuwa naman po sila doon. At opo, maraming salamat daw po, sabi po ni Admin RJ sa inyo, ha? Dahil siya po yung nakausap ninyo yata. Okay? So maraming salamat, Ma'am Malu. Bait-bait daw po ninyo. Oo, sabi ni Admin Abby. John Emmanuel Magbu, sabi niya dito. Alam mo kasi ito si Ma'am Malu. Sabi ko nga sa inyo, nabasa ko po yung mga chat niya. Alam mo yung parang andali, madali mo makapag-aanan ng loob. May mga tao talagang ganun eh, na parang magja-jive kayo sa mga kalokohan. Di ba totoo naman, kahit sa barkadahan, malalaman mo lang kung sino yung totoong kaibigan mo kapag nag-jive kayo ng iisang
interes, ng kalokohan. Diba? Ganun naman talaga eh. Anyway, katulad nito si Ma'am, maraming salamat po sa inyo. Ito rin si John Emmanuel, Jet Mendoza, JJ Gumabay. Ito yung mga medyo silencer natin na mga channel members. Pero alam ko, sumusubaybay lagi. John Michael Luyan, si Jad Sherwin, si Jennifer Morris, Rena Christy Gamueta, Michelle Cedron, Marika Index, si John Cholo Jimenez, Ems Kike, si Ma'am Thes Kitano. Kumusta ka na po? Kaisa-isa nating Patreon. Patron sa Patreon account. Maraming salamat, ma'am. Ito rin, si Miss Rain Angel ng Norway. Itong Hehe Boy, kasi pinalitan daw pala ng anak niya yung pangalan ng YouTube niya. So, yun, si Rain, Ma'am Rain Angel pala ito. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Rain Angel. Sagot na po namin yung hoodie ninyo soon, ha, mula sa HTV merch. Basta pagbalik nyo na lang po dito sa Pinas. Okay, Sarah Jane Igot. Presi Operio, siya po yung first sender natin kanina na ang daming bangungot. Si Ma'am Presi, maraming salamat. Sana nasa Barcelona pala kayo, Ma'am Presi. So, na-track na po namin. So, ang concern ninyo tungkol doon sa bakit ganun binabalik ang payment, so visa, mga ganyan. Kasi para pong, ang sabi po ng ating staff sa support team ng Sure, meron daw po kasing specific na place o location na pwede daw po ang Sure. Baka na-access mo, na-access mo sa pamamagitan ng payment, pero hindi pwede kasi baka nasa Spain ka, baka hindi po dyan, baka block siya dyan, na-i-block siya yung content, parang ganun. Hindi po kasi lahat nag-workout. Katulad sa Netflix, di ba ganyan, meron lang certain location na mapapanood mo ang isang series, mapapanood mo yung isang tag dito, nasa catalog nila. Hindi daw po lahat applicable, parang ganun. So minsan may mga shows dito sa Pilipinas, may mga movie na nilalagay sa Netflix tapos hindi siya napapanood sa ibang bansa. Katulad dyan, baka dyan sa location nyo sa Spain, baka ganun nga, di ba? Yun daw po yung isa nakikita nila. Pero bago ko po makalimutan, si Chito Manyosca Francisco, si Jasmine Borlongan, Jero Jero, Monica Irish Reyes, Melanie Passion, kumusta po kayo? Maraming salamat po dahil nandyan pa nananatili po kayo sa Team Zombie at yung mga palagi po na buhay na buhay sa Hilakbot 24/7. Akala ko ayawan na dyan sa live chat kasi kung merong ayawan na tapos merong mga pakorni ng mga HTV negative dyan, minsan i-lecture nyo naman, di ba? Minsan may mga dadayo lang dyan para lang, kumbaga sa dadayo lang para mambisit, dadayo lang para manghawa ng negativity. Dadayo. Kumbaga parang, at Jollibee ka, tas makiki-CR ka lang, parang ganon. Hindi naman talaga order, parang ganon, di ba? Pero hindi ko sinasabing ugali ko. Joan Castillon, si Reggie Jose, si Kwapo the Great, Shasha Sudario, kumusta na kayo dyan? Kailan ang kasal? Amanda Stevie, Miss D. Ayan, maraming salamat din sa mga nagbigay po sila dati ng mga pangmerienda din ng ating mga editor. Maraming salamat sa inyo. Monelyn Alcantara, Brylin Arenas, Ann Mendoza, Ann Colettes, Azilay, kumusta na kayo, Ma'am Azilay? Busy na ata si Ma'am Azilay. Hindi na nagpaparamdam. Louis Calma, si Justin Regencia, TikTokerist ng ating channel members. Oo. Do it na lang daw po. Do it kayo ng do it yan. Ayan, si Madam Resprecian, si Aliza Valenzuela, Samson Mabalay, kumusta na? Ito, ang dami pagkain to si Samson eh. Si MNMAT, Ma'am Vanessa Adam ng Team Red Zone na nanatili. Happy third month sa rin na po sa atin. Si Ma'am Janice, si Midnight Lay, Greshi Bahara na minsan din pong nagbigay nagpakape sa ating live chat. Sana po maulit. Si Luz Aclaro, kumusta kayo ma'am? Si Ma'am Akizet na talagang certified po natin na addict sa drip coffee sa kape ni Lola Trinidad. Maraming salamat sa inyo ma'am dahil sa mga repeat orders po ninyo at sana nagugustuhan po ninyo ang mga flavor na yan. Pero yung ine-endorse ko po sa inyo na butterscotch, mga ganyan, yung ini-specific ko ba, ini-specify ko yung flavor, hindi po ibig sabihin na yun yung kunin na ninyo. So may mga choices naman kayo, may iba't ibang mga flavor po kasi yon. So kayo po, bahala kayo kung ano trip po ninyo. Yun po yun. Sinasabi ko lang kung ano yung masarap sa akin. Baka mamaya yung masarap sa panlasa ko, hindi naman masarap sa inyo. Tapos baka mamaya, sabihin nyo, hindi naman pala masarap. Bakit ganun? Di ba? Ganun yun eh. So baka mamaya hindi pala masarap sa inyo, di, wag na lang. So kayo na lang, mag-isip na lang kayo ng iba since marami pong flavor. Si Chara Chinis Morera, sana po ay mag-visit din siya sa Shopee natin. Maraming salamat po sa inyo. Sabi ko, sa malayo mararating po ng inyong pagsuporta sa
ating, lalo na sa ating sure.com.ph. Andyan pa rin po yung dalawang kwento natin, up pa rin po dyan. At gano'n na rin sa ating HTV merch. Maraming salamat. More exclusive stories po coming soon. Hindi lang tayo makapag-record ng iba pa, pero may dalawa po akong recorded na. Ang tagal lang po kasing ilabas kasi nga inuuna mo na yung series. So sana po iintindihin po ninyo yon. Maraming salamat po kung naiintindihan ninyo. At gano'n na rin sa lahat ng mga sa mga sumusubaybay ng SHS. Sabi ko nga po sa inyo, huwag kayong maninibago just in case mayroon pong ibang umupo muna. For the meantime dito po sa atin para po sa inyong lingkod. Kasi na-explain ko na po nung kauna-anahan, pero kung hindi pa po ninyo narinig mula sa kabilang banda, sabi ko sa inyo, magpapaparampam-pam-parampam-pam. Ulitin ko para sa inyo. So yun nga po, meron pong dumating na hindi ko inaasahan. Maraming salamat sa nagpakita ng suporta sa akin. At naging inspire, parang nai-inspire tuloy ako na gawin siya kasi it's a dream come true para sa inyong lingkod na dumating siya. Nag-give up na ako dyan sa scholarship na yon dahil akala ko wala na. So 1.5 years ko siyang hinintay. Tapos bigla-biglang eto na siya. So sabi ko dahil gusto ko siya, dahil parang matagal ko na siyang pinapangarap talaga. Hindi ako nagdalawang isip. So kailangan kong magbawas muna ng load. Kaya... At isa po dun sa mga napagdesisyonan na pag-usapan namin, isa po sa mga medyo bibitawan ko muna ang SHS. So, yun po yun. Okay? So, sana'y malinaw po ito at sana huwag kayong maninibago. Hindi ko hina-hype si Miss Honey. Ang sinasabi ko lang po dito kasi para mapilitan na siya kasi alam ko nakikinig siya ngayon. Magte-text na naman sa akin yun. Sabi niya, visit ka. Visit ka, Jared. Bakit mo usin pinapasubo diyan? Wala pa akong sinasabing oo. Eh ganun talaga, kaya kita sinasabi ko na dito, pino-promo, tini-teaser, tini-trailer na kita para umuo ka na. Wala ka nang magagawa. Di ba? Yun. Pero sana nga po suportahan niyo na lamang po SHS kasi dalawang option lang naman po 'yon eh. Pwedeng wag muna tayo mag-SHS pero may regular episodes pa rin naman, or mag-SHS pero ibang boses maririnig ninyo. Okay? So na pagdesisyon na, nakakayanin naman siguro na pag alam mo 'yun, bangkain natin yung SHS ng kahit apat o ilang episodes habang inaayos ko pa po yung mga dapat kong gawin, pati yung mga kailangan na requirement. Ganun lamang po talaga, minsan may mga dumarating talaga na mahirap i-weigh out, pero dahil gusto mo siya, kailangan nating gawin. Huwag nating sayangin yung pagkakataon. Ito lamang po ay isa ring parang siguro pang-inspire na rin sa lahat ng mga merong plano na biglang dumating. Ito nga yung sinasabi natin na minsan may mga hindi tayo hinihiling, may hindi tayo pinagtarasal, pero yun yung ibinibigay. So dahil ibinigay, gawin mo na. Di ba? Ganun lang po yun. So pagkatapos po, pagbalik ko po dito, magiging pari na po ako. Magiging pari na po ang inyong lingkod. Pero mukhang tanga, di ba? Pari. Father Red. Father Jared. Mukhang tanga. Walang maniniwala sa akin sa mga ganyan. Anyway. So maraming salamat. Pakilike na lang po yung mga social media po natin. At sa TikTok, sa Instagram, ganyan. Sa Twitter meron din po tayo si Colleen. Maraming salamat kay Colleen dahil lagi po niyang nire-retweet, sineshare din po niya yung ating mga episode. Sana kayo din para makilala naman din po si Hilakbot. Maraming salamat po sa inyo. So hanggang sa muli. Ito po ang subscriber si Hilakbot Stories sa mga nasa podcast, nasa Facebook. Maraming salamat. Dito po sa channel, sa mga brother YouTube channel natin. Maraming salamat. Ako po si Red. So hanggang sa susunod po, keep those emails coming in sa sindakstories2008@gmail.com. Monday and Friday 9 PM, SHS po tayo. Tuloy-tuloy lamang po ang pag-share, tuloy-tuloy lamang po ang hawaan para wala ng galingan para lahat tayo ay solid. HTV Positive! May mga kwentong kabawalaghan o mga karanasan kang kahilahilakbot na nagmumulto sa iyong memorya? Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya i-type at i-send sa sindakstories2008@gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ating pagkwentuhan ang inyong real paranormal experiences kasama si Red. Sabayang mapapakinggan sa Hilakbot TV YouTube channel at HTV Facebook page. Lunes at Biyernes, alas 9 ng gabi. Subaybayan din ang replay sa Hilakbot Podcast every Saturday at 9 PM. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories.